kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa makasaysayang National Museum of Fine Arts o yung old legislative building kung saan magagana po. Eksaktong alas 12 ngayong tanghali ang panunumpa ng 17th Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si President-elect Bongbong Marcos Jr. At simula nga ang sisimula ng inaugural ceremony na ito ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas ng singer, host, actress na si Tony Gonzaga. Susundan po ito ng ecumenical invocation at military civil parade. Pagkatapos ay babasahin ang joint resolution ng Kamara at Senado at susunod dito ang panunumpa ni President-elect Marcos tanghali mamaya. Saka siya magbibigay ng kaniyang inaugural address at susundan po ito ng Vondenour kung saan dadaluhan din po ito ng mga iba't ibang mga foreign dignitaries mula sa iba't ibang mga bansa. At para masigurong maayos ang may patutupad na programa, mahigit 18,000 na pulis, sundalo at law enforcement personnel ang nakadeploy para sa araw na ito. Kaya naman, para bigyan tayo ng update, mga kapanayam po natin, ngayong umaga, live mismo dito sa National Museum of Fine Arts din, si Police Brigadier General Leo Francisco, ang hepe po ng Manila Police District. Good morning po, General Francisco. Good morning sa lahat ng inyong taga nakikinig ngayon at nanonood sa unang hirit. Una po sa lahat, kung meron mga last minute preparations, ano po yung isinasagawa natin at kumusta ang sitwasyon ngayon ng security? Handang-handa na ang kapulisan at mga sundalo natin kasama na ang iba't ibang sektor ng mga gobyerno sa araw na ito. Almost 1 month kami nag-prepare para dito at tayo ay nananalangin na magiging matagumpay at mapayapa ang panunumpa ng ating Pangulo. Yung mga checkpoints natin, may mga pinanggal daw kayo or may dinagdagan ba tayo? May mga adjustment kami na maliliit kasi may mga nagdoble kami mga critical points or checkpoints. Kaya inilagay namin ito sa mga kalsada na walang kapulisan. Kaya kahapon, habang sa pag-iikot namin, yung mga little adjustment ay ginawa namin. At kanina, sa report ng ating mga ground commander sa mga area ay okay na at all set talaga ngayong araw na ito. Sa mga foreign dignitaries at mga VIPs, may mga designated area na po. Sa mga iba pang mga taga-suporta na nais din pong saksihan ng personal itong inaugurasyon po, ano ang mga limitasyon? Saan silang area pwede lang? At anong oras po kayo magpapapasok? Sa general crowd, nagsimula na kami magpapasok ng 6 o'clock at kami ay nag-check ng kanilang mga dadadala at nakikiusap pa rin kami na dahil may mga forecast na magiging maulan ngayong araw na to, huwag kanilang dalhin ng kanilang mga batang anak o mga kabataan na magiging sagabal sa pamunod nila dito dahil in-expect natin na maraming crowd ang dadayo dito sa atin. Meron po ba tayo inaasahan pa mga security threats as of now? Tsaka kumusta po yung mga isasagawang kilos protesta? Sa ngayon, ang security lang o masasabi natin na alalahanin lang natin ay yung mga magpoprotesta na kagabi meron kaming pag-uusap ng mga leaders nito na sana ilayo na lang ang kanilang protesta at nagkasundo kami na baka sa Plaza Miranda na lang gagawin ang kanilang mga protesta. Pero meron pa rin po sa liwasang Bonifacio? Yun ang pag-uusap na ginagawa natin na imbis na sa Plaza, sa liwasang Bonifacio, gagawin na lang nila ito sa Plaza Miranda na isa ring Freedom Park. Bilang bahagi rin po ang pulis ng Civic Military Parade, ano po ba ang kahalagahan nito sa sinasabing gusto ni President-elect Bongbong Marcos na tradisyonal na paraan ng inaugurasyon? Ang Civic Military Parade kasi ay tanda ng pagrespeto at pagpupugay sa ating bagong Commander-in-Chief at Pangulo ng ating bansa. Kaya ito ay napakahalagang bahagi ng isang inaugurasyon ng bagong Pangulo. Sir, sakaling umulan, wag naman sana. Sana ganito na lang hanggang mamaya ang lagay ng panahon. Pero meron daw plan B na papasok sa loob. Lahat ba kakayanin na yung mga foreign dignitaries at mga VIPs lang makakapasok doon? Paano yung mga ibang mga tao? Sa loob naman, mas kakayanin yung mga VIP na inanyahan ng ating Pangulo. Dito naman sa labas, rain or shine, gagawin namin ang seguridad na inihanda namin dahil kasama sa paghahanda ng kapulisan at kasundalidahan ang mga ganitong event, kung maulan man o kung ano man pangyari, ito'y pinaghandaan natin. Huli na lang po, General Francisco, dahil may pandemic pa rin po, ano po ang nais nating ipaalala na health protocol sa ating mga kababayan? Sa mga kababayan natin na pupunta ngayon dito sa inaugurasyon, magsuot po tayo ng face mask. Alalahanin po natin na andyan pa rin ang panganib ng COVID. At alalahanan natin ang mga
protocol na binaba ng ating IATF. Pero hindi sila hahanapan ng RT-PCR negative test na result? Hindi naman sila hahanapan ng RT-PCR at vaccination card. Alright. Maraming salamat po, Police Brigadier General Leo Francisco, sa inyo pong panahon, sa mga ibinigay niyo po sa aming informasyon. And we're wishing you all the best, sir. God bless. Thank you po. Balik muna sa studio. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.